Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Naging kontrobersyal ngayon ang nangyaring pagbusisi ng budget ng Office of the Vice President. Nito po, kasing nakaraang araw, nagkainitan sina Senadora Hontiveros at si Sara Duterte sa Senado. Nag-umpisa ito sa tanong ni Hontiveros kay Sara Duterte hinggil sa 10 milyon pesos na budget sa pag-imprinta at pag-distribute nitong sinulat niyang pangbatang librong na may pamagat na isang kaibigan. Pero iba ang isinagot ni Sara sa tanong ni Hontiveros. Sa halip na tamang sagot ang ibigay ni Sara, sinabi nitong namumulitika itong si Hontiveros. Para po sa mga karagdagan pang mga sinabi ni Sara, halina't balikan natin ang kaganapan na ito. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, A Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan Books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin librong ito? Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Hontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte nahirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Hontiveros repeat the last question? I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng Isang Kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Hontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute
sa kasama ng mga bag sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute? I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Senator Tarantino, do you have a... Yan mga kabunyog, narinig natin kung gaano kawalang hiya si Sara na tinatanong siya about sa 10 milyong pesong pundo sa kanyang libro, pero umasta siyang parang inaaway. Anyway, tungkol ba saan itong librong ito? Makakatulong ba ito sa ating mamamayan? Bakit ang laki ng budget para dito? Halina't alamin natin kung ano ang nilalaman ng librong ito. Ayon po sa naobserbahan namin, ang librong ito ay nagpapakita ng maagang pangangampanya ni Sara dahil kung mapapansin po natin sa huling pahina ng libro nandoon yung kanyang mukha at ang kanyang pangalan. At hindi naman po magandang makita na gagamitin pa niya ang pundo or pera ng ating mamamayan para sa kanyang benepisyo. Diba? Pangalawa, bakit ang laki ng pondo para dito na pwede na sanang gamitin at makatulong sa pangangailangan ng ating mamamayan? Ano naman ang benepisyong makukuha ng mga bata dito? Sabi ng kampo ni Duterte, para daw mahasa pa ang mga bata sa pagbabasa ng libro, pero hindi mo naman gawain na yan eh. Dahil wala ka na sa dating mong departamento, sa DepEd. Bahala na dyan ang bagong DepEd secretary na si Angara. Hindi mo na iyan problema, sabi nga ni Hontiveros dito sa kanyang interview na lahat ng mga budget na paglalaanan ng opisina ni Sara ay halos duplication na rin ng ibang ahensya. Isa na dito itong pag-release niya ng libro na meron na ding programa ang DepEd. At ito pa ang nakakaloka. Bakit hindi niya ito ginawa noong nasa pwesto pa siya bilang DepEd secretary? Kung noon pa niya ito ginawa, di hindi na siya ko-questionin ni Risa. Diba? Halina't pakinggan po natin ang opinion ni Risa dito. Ang proposed budget ng OVP is actually 2.0357 billion for 2025. And against the backdrop of the trillion budget, this is sabi nga nila, this is really a drop in the bucket. And when you further drill down, 10 million lang po naman yung hinihinging allocation for the publication of a children's book na ang title nga po ay Isang Kaibigan, which happens to have been written by Vice President Sara. May mga nagsasabi na, ang liit naman bagay nun, bakit naman masyado pang binubusisi? Your reaction please, ma'am. Well, ang bawat piso, bawat sentimo sa budget ay tamang dapat busisihin namin taon-taon. Kasi ang bawat bilyon at ang bawat milyon ay nag-a-add up din dun sa trillion na proposed budget natin ngayon para sa taong 2025 naman. At kapag kami parang mga duplication, ay lalong dapat itanong. Kasi halimbawa, ang unang tanong ko ay, hindi kaya pwedeng i-lodge na lang yung ibang mga items sa budget ng OVP para sa socio-economic programs doon na lang sa mga line agencies na mayroong namang ongoing na katulad ng mga programa niyan. Halimbawa,
dun sa 1.909 billion pesos. Yung medical and burial assistance program dyan, nagkakahalagang 771 million pesos, ay katulad yan ng medical assistance to indigent patients o MAIP ng DOH. Katulad din siya ng assistance for individuals in crisis situations o AICS ng DSWD. O ito, isa pa. Mayroong items sa proposed OVP budget para sa disaster operations. Aabot siya ng 101 million pesos naman. Pero, kagaya siya ng disaster risk management program ng DSWD rin. Tapos, mayroong 150 million para sa magnegosyo taday. Mm-hmm. Livelihood assistance naman yon proposed para sa may entrepreneurial skills. Pero, katulad din yan ng Integrated Livelihood Program o DLIP ng DOLE. And last but not the least, may 50 million pesos proposed para sa relief for individuals in crisis and emergencies na katulad din ng DSWD-AICS. Kaya, unang tanong ko kahapon, mag-request na lang ang OVP ng allocation, diba, sa mga line agencies na yon para in sync sa priorities ng executive. Sa halip na magkaroon pa ng magkahiwalay, pero katulad naman, eh, parang duplication. And by the way, yung hinihingi nilang 2 billion pesos, in fairness, triple po yan ng halos pinakamalaking inabot ng previous administration's mga OVP budget. So, hindi rin po siya maliit in the scheme of things. And bawat piso galing sa buwis ng mamamayan, bawat sentimo galing sa buwis ng mamamayan, dapat lang maging accountable kami kasama ng executive. Bakit daw po, Sen. Risa, ngayon lang naisip ng Vice Presidente ilabas yung librong isang kaibigan when she has been the Secretary of the Department of Education for a couple of years? Exactly. Ay nako, magandang tanong yan, Ms. Rica. Lalo na papunta din kami sa pag-dinig, no? Sa proposed budget naman ng DepEd. Ayun na nga, si VP Sara ay nagsilbing Secretary of Education natin ng 2 taon. And by the way, binabalikan po namin ang aming research nung nakaraang 2 taong budget hearings din, sobrang underspending ng budget item para sa textbooks sa DepEd. Alam natin, nasa gitna pa rin ng education crisis at yung textbooks ay isang matagal nang tinutukoy na problema o gap na dapat punuin, ayusin ang DepEd. So, tama eh, bakit ngayon lang naisip maglabas ng isang libro, pero dito naman inilodge sa OVP program na pagbabago campaign, A Million Learners and Trees. So, mag-involve ito ng provision ng 1 million learners paths sa mga remote communities habang may sinisimulan ding tree planting project. So, sa 100 million yung kabuong programang iyan at bahagi ng kampanyang iyan ay allocation ng 10 million pesos para i-distribute nga yung librong Isang Kaibigan na children's book nga na authored ni VP. So, parang ano ba yan? Too late the hero or too little late? Diba yung hindi ginawa ng malawakan sa DepEd ay gagawin one-shot basis dito sa OVP? Hindi pa masagot ng diretso ang napakadiretso lang naman at simpleng tanong. Yan po mga kabunyog, narinig po ninyo ang mga sinabi ni Senador Risa Hontiveros. Pwera sa sinabi niyang ito, nabanggit rin ni Risa sa kanyang press conference na bubusisiin ulit niya itong proposal budget niya dito sa libro ni Sara. At sa tingin natin, hindi ito makakalusot itong budget niya. Panoorin po natin ang kanyang sinabi. Ma'am, so for the record, ipaparealign niyo yung 10 million pesos para doon sa Isang Kaibigan. Opo, at the proper time, sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment dun sa items ng program sa OVP na katulad lamang, no? Dun sa mga programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, DOLE. And yung item ng 10 million pesos para sa pagmumudmod ng mga kopya ng Isang Kaibigan ay poproposan ko rin po ng amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing eh, para i-explore. Ang pagkatanong ko pa nga nung unang tanong. Yan po mga kabunyog, kung nakapasa man siya sa Senado, dahil karamihan ng mga senador ay pabor sa kanya, at tanging si Risa lang ang hindi bayas, pero sa Kamara, hindi siya makakalusot. Kung hindi man makalusot itong proposal budget ni Sara sa Kamara,
Hanap na lang siya ng 10 milyon para maipatuloy niya itong kanyang libro, or ituro na lang niya si Kibuloy, 10 milyon din iyon at solve na ang kanyang problema, di ba? May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.